positive. So yan, dito tayo sa bahay, pumasyal tayo uli. Katatapos lang namin magsimba. Susi-check lang namin ni Mr. Aray, yung susi pa. Nasa'yo? Na? Yung susi? Ayan, ano to? Wala. So, dito tayo sa bahay. Ayan. So, ayan, dito na kami sa bahay nga para check namin uli. At naka-receive rin pala si Mr. ng ano, ng kanyang email sa galing sa builder namin na yun nga, lock up na nga talaga yung bahay, hindi na kami makakapasok kaya may mga pintuan na siya. So yung pintuan natin na yan, no, napalitan na yung kulay pero sabi ni Mr. Ano pa lang yun, first coating uli, kung dati green tapos ngayon white, mag-iiba pa raw daw ang kulay nun. So yun, pati dito sa loob ng kwarto namin, ayan, nag-iba na rin yung kulay ng ating pintuan. So, abangan na lang natin kung yan na talaga yung kulay niya. And then, ayan na nga, dito sa labas. So, hindi pa natatapos yung sa labas kasi huli nilang gagawin yan. Pero napansin namin na pinturahan yung ano, mga kisame, parang first coating pa lang. Tsaka yung pintuan dito sa ano, garage, yan, napinturahan din siya, first coating pa lang din ata, so, abangan na lang natin uli, tapos may mga kinabit na silang ano, ayan o, yung parang may screen, daluyan ng tubig, yan, tapos ito naman yung sa kwarto ni Bunso, ayan, yung pintuan niya, napalitan na rin ng kulay, dati puti yan, diba, siguro yan na yung kulay talaga, kasi hindi ko na talaga matandaan kung ano yung mga kulay ng ano, napili namin noon kasi sa tagal-tagal na nga, nadili-dili na yung bahay na yan. And then ito, ayan, sa laundry yan, meron na rin siyang nilagay na ano, screen, ano, pang agusan ng tubig, diba. So ayan, gagawin daw nila yung sa loob muna daw, tapos yung iba mga bagong lagay din yan nasa labas yung sa mga ano, tapos ayun yung sa salas natin. Napansin ko rin yung ano, ceiling natin, ayan may ano na, yung kisa may meron ng pintura, puti na siya, tapos may mga dumating na pang cabinet yung mga kahoy na yan. So this week daw baka gagawin na yan, yan daw ang gagawin nila pang mga cabinet, sa bench top, sa sink, ayan. Tapos ito, ngayon din lang namin nakita. Sabi ni Mr. Jan daw lalagay at may heater, aircon, ganon. Pang centralized kasi yung aircon natin tsaka heater dyan. Tapos tingnan yung kisame, oh, puti na siya, diba? Dati dot-dot yung nakikita ko dyan eh. Tapos ngayon maayos na siya. So yeah, makikita niyo yung mga deliver nilang kahoy. So yan daw ang gagawin na cabinet. Tsaka dito sa bench top natin. So, yun yung kisame, oh. Puti na siya, di ba? So, halos pati sa mga kwarto niyan na, ano na, na pinturahan na rin yung kisame. So, yan. Susunod na yung mga nasa baba niyan. And then, dito tayo sa likod, sa alfresco. Papunta doon sa may cheddar. Yung cheddar, may napansin kami, wala na yung ano dyan. Wala na yung, ano bang tawag dito, yung bathtub. Siguro nilagay na dun sa ano, na ipwesto na dun sa shower room ng mga bata. So, dati dyan nilagay eh. So, yun yung kisame rin ng ano, napinturahan na. Tapos dito sa side, nailagay na rin yung ano, yan, yung may screen ng agusan ng tubig, yan, sa may gutter. So, nakaabang na sila. Ayan, nailagay na. Tapos dito naman sa kusina, yung may bintana, silipin natin yung nasa loob. Makikita mo yung sa living room tsaka dining room. Ayan. O, diba yung kisame eh? Puting-puti na siya. So, yan ang gagawin muna nila, yung mga nandyan na sa kahoy. So, this week siguro sana magawa na nila. Sabi naman nila, kaya naka-lock up na sa loob na yung gagawin nila. So, yun, mga screen na ano, nakaabang na. Tapos nakita namin nakabukas yung bintana ni panganay. Kaya ayan, nabidyohan ko siya ng malinaw. Tapos yung pintuan niya, oh, napalitan din, di ba? Pitana ng kulay. So, ayan yung kanyang kwarto. Tapos may, ano siya, walk-in closet. Tapos, ayan. So, napinturahan na rin yung kanyang kisame. Kaya, nauna na yung sa kisame. Puti na siya. So, ayan. Tapos, lalakad tayo. Ito yung pinaka, ano natin, lalakarin dyan. Baka dyan tayo magtatanim. Yan. Pag nakalipat at tayo, linisin natin yan. Dyan tayo magtatanim. Tapos ito, meron na rin siya nakaabang. Ayan. Meron ng screen.
Tapos yung alpresco natin, sisementuhan pa yan. May ilalagay silang mga pavement dyan. Yan. So, sa loob muna daw ang yung gagawin nila. Kaya nag-email kay Mr. Tapos, baka papatawag daw kami para minsan eh, kahit nandyan yung engineer, eh baka makapashell daw kami dyan. Kasi pumupunta lang kami dyan kapag walang nagtatrabaho pag weekend. So, yan yung mga nakita natin bago. So, yan sa loob. Kasi kaya weekend, para walang nagtatrabaho, dahil nga bawal bumibisita kapag may nagwo-work dyan. Kaya kailangan pupunta ka dyan yung walang nagtatrabaho. Pero sabi naman doon sa email, sa isang ano araw eh, papatawag daw kami para makausap yung engineer. Ayun nga, titingnan natin uli sa loob. Tapos ayan o, napinturahan na nga. Tapos yan, may pintuan pa yan. Hindi pa nakakabit yung hamba. Ayan, may bakal pa dyan. Tapos ayan yung ating garage. Lalagyan din ang pavement yan. Paano. Tapos ito pala yung plaster board. May sobra silang dalawa. Inano namin, antigas pala niya, parang simento. So sabi nga namin, matibay nga, matibay din pala yung plaster board. Kaya mabigat din pala yun. Tapos may gripo na dyan sa harapan, tsaka yan, yan, yung agusan. Tapos ito yung kisame, ayan. Hindi ko lang kung first coating yan o okay na yan, yan. Pero kasi yung dito sa harapan eh, kulang-kulang pa yung pintura niya, yan o. Oh. Yung in-spray nila. So, hindi pa talaga totally tapos sigurado yan. Pero yung sa garage, baka okay na yun kasi, ano na eh, puting-puti na eh. So, yan. Tapos yung pintuan natin, nag-iba na naman kulay, pero hindi pa daw yan, sabi ni Mr. So, yan ang bahay. At least, napashiran lang namin ni Mr. So, susunod pa, pashiran kami uli pag pinatawag kami. Yan lang. Ayan. Good morning. Andito na tayo sa bahay. Pagkatapos nating ano, bumisita dun sa bahay natin doon, yung ginagawa. So, yun. Dumiretso kami sa Filipino store. So, may binili tayo. Hindi na ako nakapag-vlog doon. Nakalimutan ko. Kasi nga, kuha ako ng mga kailangan ko. So, ito. Pakita ko sa inyo yung mga napamili natin sa Filipino store. So, ito yung mga nabili namin. Yung barbecue. Ayan. Pork barbecue to. Dalawang order yung kinuha ako. Binili natin. Tapos, ayan. Meron tayong ensaymada. Bumili din ako ng fish ball. Tsaka itong ano, hot dog. Ayan. Cheese dog siya. Tsaka bumili ako ng boneless na bangus. Ayan. Pwede nating inihaw to. Lalagyan natin ng topping sa taas. And then, bumili kami ng sito ni Bunso. Apat. Ayan. Tapos, ano to pa? Ah, yung ulam. Bumili din kami ng ano, Bicol Express. Naku, natapon yung ano, suka. Ay! Yan. Bicol Express nga pala yon. Yung isang ulam na yon. Tikman na namin. Tapos, bumili ako nitong ano, quail egg. Baka, minsan gumawa ako ng kwek-kwek. Parang gusto ko. And then, ito, spaghetti sauce. Yung Filipino style sweet yon. And then, carbonara sauce. Tapos ito, bumili si Mr. Isa lang naman, lapas bat choy. Tsaka ito, pang kaldereta. Ayan, subukan natin to. Tapos bumili din ako ng shrimp cubes. Ayan. And then ito, nakita ko to. Parang minsan gusto kong magano, sabaw nito. Ayan, Lucky Me chicken, ano, flavor, chicken. Ayan, instant noodles. So, ayan. Yan lang yung mga napamili natin sa Filipino store. So, kakain na kami nito kasi kanina nag-almusal lang kami konti bago kami nagsimba. So, lunch na yan. Oh. Ito, oh, parang mukhang masarap yung ano, masarap yung Bicol Express. Titikman natin. Ito siya. Tingnan na natin kung anong lasa. Ay, anong itsura niya, oh. Meron pa nga doon yung dinuguan. Kaya lang hindi pwede si Mister kasi puro laman loob. Tapos bili tayo ng puto sana. Although ako na lang magluto ng puto, meron kasi ako dyan. So, yan ang Bicol Express nila. Diba? Tapos yung barbecue. So, yan lang yung mga nabili namin sa ano Asian store. Yan. Yung mga kulang-kulang. Kasi meron pa naman dyan eh. Yan o. O, diba? So, yan. I-ano ko lang. Ayusin ko lang mga to. Tapos, balik ko kayo uli mamaya. So, yan. Balik tayo. Naayos ko na yung mga pinamili namin. So, kakain na kami ni Mr.
Yun, kumukuha siya ng kanin niya kasi kanya-kanya kami sandok ng kanin eh. Kasi kung gano'ng karaming gusto niya, baka maparami. So ako, eto. Ayun ang ulam natin. Ayan, di ko na sinaling sa mga ano plato. Dito na lang para matakpan pag may tira. So, may kopi tayo rito. Ayan, tapos may sausawan tayong suka dyan. Ayan. So, may tira pa kami kagabi nung ano, may sabaw. Yung, di ba tawag yan pa? Kinamatisang baboy. So, may tira pa doon. Oo. So, ininit ni Mr. yon. Kainin niya daw yung iba. Tapos, titikim din siya dito sa mga ano. Ako, ito na lang ang kainin ko. So, yun. Gutom na ako. Ano bang oras? Mag-aalas 12 na rin eh. 11:45 na. So, nag-almusal kami kanina. Ano nung oras yun? 6:45 ata, no? Maaga. Kasi yung misa na attend namin, ayun. 8 o'clock. So, 7:40, umaalis na kami dito sa bahay. Kaya, sobrang ginaw. Ayan, tiyaga-tiyaga lang sa pag, ano, sa pagtayo natin pag umaga. Sobrang, ano talaga, lamig. Ewan ko ba, napakalamig ngayon ng winter ngayon dito, ngayon taon na to. Kasi last year, hindi naman ganyan. Bagay, July na kasi ngayon, so talagang mararamdaman na natin yung sobrang lamig. Pero nung June pa lang eh, sobrang lamig na nga. Umaabot ng 3-4 degrees, ganon. So yun, nakakatamad tumayo, pero kailangan natin tumayo pag umaga, lalo na pag may mga pasok sila. Kailangan natin pagluto ng mga almusal nila, tsaka baon. Tapos yan, pag tuwing Linggo, maaga din ako nagigising. Hanggang Linggo yung ano ko, no? Baling pahinga ko lang Lunes, no pa? Kasi si panganay walang pasok ng Lunes. So, si Mister, hindi na niya ako pinapatayo ng maaga kapag Lunes. Sabi niya, siya na lang, kasi siya lang papasok ng Lunes nun eh. So, yun lang ang ano ko. Tapos, the rest, nako, 4 o'clock ako nagigising talaga ng umaga. Yun, nagpe-prepare ng mga baon nila, tsaka almusal. So, yan. Ang dami ko na naman dinadal sa inyo. So, yun lang. Nagsimba kami, tapos, yung binisita natin yung bahay uli. So, maghihintay kami ng tawag niyan para daw magkita-kita daw pa nung engineer doon, no? Kung anong magbibisit daw kami uli doon. Kasi, nag-email na kay Mr. na lock up na talaga yung ano, yung bahay. Nakasusi na hindi na kami makakapasok. Kasi gagawin na nga daw yung mga nasa loob. So, hindi namin alam kung ilang months na lang talaga. Tapos yung sa labas pa. Pero at least unti-unti, 'di ba? Na may progress na. Siguro malapit nang matapos 'yon. Ayan, sa wakas po, ayan, sinipag na akong magtupi ng mga damit namin. Yung mga dating pinakita ko sa inyo, nakatambak dun sa kwarto. Ayan, umpisahan ko na nung kinagabihan na yan. Sabi ko nga, baka abutan na naman nung bago kong nilabhan. Habang di pa tuyo yun, matupi na natin itong mga dating, ano natin, una pang nilabhan yan. So, ayan, nabawasan na rin. Salamat naman at sinipag ako, diba? So, ayan, natapos na rin ako sa aking pagtutupi. Good job! Ayan, kalat-kalat, ayan, no? Grabe! So, yung mga nilaban natin nung isang araw. Kahapon ba yun? Kahapon, no? So, hindi namin magagawa ng mga anak ko to. Siya lang. The best. Mga buwisit. Ako talagang hihintay magtupi. Kahit na wala nata silang maisuot, talagang ano na lang, maghalongpat na lang doon sa hindi nakatupi. So, ayan. Natapos din. Yung kay Bunso, kinuha na eh. Nilagay na doon sa mga cabinet niya, sa drawer niya. So, ito na lang sa amin. Kay panganay, kay Mr. Tsaka yung sa akin. So, ayan. Natapos na rin. Ay, salamat. So, meron na naman tayong bagong itutupi yung bagong laba. Kaso hindi po ano, ilang araw yung bago mo matutupi kasi hindi natutuyo ka agad. Dahil nga, diba, winter dito. Kahit na may araw, malamig yung simoy ng hangin. Malamig. Pati yung damit, malamig. So, yan. Nakapagtupi na tayo. So, yan lang. So, maraming salamat sa lahat pong nanonood ng aking mga video. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod po namin video. See ya!